Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa ating kasaysayan, ilang beses na nating ginaya ang mga hayo. Gaya ng helicopter na ginaya sa tutubi, ang submarine na ginaya sa balyena, at bullet train na ginaya sa kingfisher. Ngunit sa inyong mapapanood, ito ang ultimate na panggagaya. Ito kasi ang mga robot na ginaya sa anyo ng mga hayo. Umpisahan natin ang kwentuhan sa robotic shark. Noong 1975, ginawa ng mga engineer ang robotic shark bilang kontrabida sa pelikulang Jaws. Ang pelikulang Jaws ay tungkol sa higanting pating na kumakain ng tao. Marami sa nakapanood ng pelikula ang natakot dahil mukha talaga itong totoo. Humanga ang maraming manonood sa husay ng mga engineer sa pagdisenyo ng higanting shark. Noong 1979, muling ginamit ang robotic shark bilang parte ng atraksyon sa Universal Studios, Florida. Isa itong atraksyon na tinawag na Jaws the Ride. Kapag sumakay ka sa ride na to, makaka-face to face mo ang higanting pating, kaya para ka na rin nasa loob ng pelikula. Sa tuwing dumadaan ng bangka, binubulaga ng pating ang mga takot na pasahero. Kung gusto mo na makatotohan ng halimaw, dapat kang bumisita sa Jurassic Park Live. Dito ka makakita ng mga higanting dinosaur na akalain mong nabuhay mula sa extinction. Merong Tyrannosaurus Rex, meron ding Velociraptor, at meron pang ang baby dinosaur na pwede mong hawakan na parang aso. Dito sa isang warehouse sa Los Angeles, California, ginagawa ang iba't ibang robotic dinosaur. Sobrang laki ng warehouse na to kaya kasya ang Brontosaurus at pati na ang Stegosaurus. Kilala ang kanilang kumpanya dahil sa husay nila sa pagbuo ng makatotohanang dinosaur. Ginagamit pa nga ito sa ilang pelikula at theme park. Mabusisi ang pagbuo ng isang dinosaur, kaya madalas silang inaabot ng isang taon bago makumpleto. Ginagamitan nila ito ng remote control upang mapagalaw sa tamang direksyon ng dinosaur. Kung minsan, mayroong tao ang pumapasok sa loob ng dinosaur na parang mascot. Maganda tong panakot sa mga tao, lalo na kung isa kang prankster. Maliban sa dinosaur, gumagawa din sila ng dragon. Pwede mo pa nga daw itong sakyan parang How to Train Your Dragon. Parang mas astig ata ito kaysa sa dinosaur. Dito sa isang bayan sa Germany, ginaganap ang taunang Dragon Festival. Pinaparada nila ang halimaw na mayroong titulo bilang pinakamalaking robotic dragon sa mundo. May bigat ito na 11 tons at haba na 16 meters. Bumubuga pa nga ito ng apoy. Mula sa higanting halimaw, ito naman ang pagkaliit-liit na robot ant. May sukat lang ito na 9 pulgada at bigat na 80 grams. Umaasa ang mga scientist na makakabuo sila ng robot na marunong magtulungan gaya ng isang tunay na langgam. Kapag may teamwork ang mga langgam, pwede itong utusan ng komplikadong trabaho gaya ng pagtulong sa manufacturing at maski na sa digmaan. Pwede rin gamitin ang langgam para talunin si Kang the Conqueror. Ang astig siguro kung may sundalong langgam, parang Avenger. Mula sa gumagapang, ito naman ang robot na lumilipad. Sa itsura pa lang ng pakpak, alam mo na ginaya ito sa paniki. Tinawag itong robot at inimbento ito noong year 2012. Umaasa ang mga scientist na balang araw, pati ang mga tao ay maaari na rin kabitan ng pakpak ng paniki. Ang hindi nila alam, matagal nang may pakpak ng paniki ang mga Pilipino at yon ang mga manananggal. Kung namangha ka sa paglipad ng paniki, siguradong mas kabibiliban mo ang robot na to. Ito ang tinawag na Bionicopter at ginaya naman ito sa katawan ng tutubi. Amazing ang robot na to dahil gayang-gaya nito ang kakaibang taktika ng tutubi sa paglipad. Inimbento ito ng mga scientist dahil sa pag-asa na balang araw, magamit ang ganitong disenyo bilang surveillance camera. Mula sa himpapawid, lumipat naman tayo sa katubigan para sa robot na marunong lumangoy.
Ito ang mga bionic fish at kaya mo itong kontrolin sa paraan ng remote control. Sobrang kaaliwan mo ang mga isda na to dahil mukha talaga silang totoong isda at hindi mo mapapansin na robot pala ito. Ang iba ay makulay na parang laruan at ang iba naman ay mukhang maliit na submarine. Umaasa ang mga scientist na balang araw, magagamit ang mga isda na ito bilang surveillance camera sa kailaliman ng dagat. Kung hindi ka namang ha sa ganda ng peking isda, baka ma-amaze ka sa husay ng mga scientist na gumawa sa robotic manta ray. Yang nakikita mong lumalangoy ay hindi isang tunay na pagi. Isa lamang itong robot na inimbento sa National University of Singapore noong 2013. Kahit cute panuorin ang mga manta ray, mas cute pa rin ang mga tunay na manta ray, di ba? Mula sa lumalangoy, ito naman ang robot na gumagapang sa sahig ng karagatan. Ito ang tinawag na Crabster CR200. Ginaya naman ito sa katawan ng alimasag. Mabisa kasi ang struktura ng alimasag upang gumapang sa kailaliman ng dagat. Ang sahig kasi ng karagatan ay lubak-lubak, kaya bagay ang anim na paan nito upang gumapang. Inimbento ang Crabster CR200 upang mas mapag-aralan ang kailaliman ng dagat na hindi pa napupuntahan ng mga scientist. Malay mo, ito ang robot na unang makita ng sea monster. Sino mag-aakala na pati pala ang dikya ay pwedeng gayahin? Pero hindi ito ang pangkaraniwang lumalangoy dahil ang mga robotic jellyfish na to ay lumilipad. Para silang spaceship ng alien. Ayon sa nag-imbento ng robotic jellyfish, maagamit raw ito upang pag-aralan ang atmospheric pressure kung may namumuong bagyo. Wow, parang ang sarap atang sumakay sa lumilipad na jellyfish. Kung sawa ka na sa lumilipad, ito naman ang robot na tumatalon. Paano ba naman? Ginaya kasi ito sa kangaroo na kilalang mataas tumalon. Gawa ito sa magaan na bakal, kaya hindi ito nangangailangan ng malakas na makina. Gayunpaman, hindi nito kayang gayahin ang talon ng isang tunay na kangaroo. Umaasa ang mga scientist na balang araw, ang talento ng kangaroo ay magagamit din ng ibang robot. Sawa ka na ba sa pipitsuging robot? Pwes, siguradong maugulat ka sa elepante na to dahil ito ang pinakamalaking robotic animal sa ating listahan. Sa sobrang laki nito, pwedeng sumakay rito ang 50 turista. Magbayad ka lang ng $10 o halagang 550 pesos, mararanasan mo nang sumakay sa taas ng elepante. May taas ito na 70 feet at may bigat na 48,000 kilos. Dahil sa pangmalakasang disenyo ng robotic elephant, maraming turista ang naghahangad na sumakay rito. Sa sobrang laki ng elepante na to, pwede na itong lumaban sa dinosaur. Sino kaya sa tingin mo ang mananalo sa dalawa? Sa lahat ng mga robotic animals, ito na ata ang pinaka nagustuhan ko. Ito ang tinatawag na robot pet therapy. Madalas ang mga robot na to ay ginaya sa aso at pusa. Ginagamit ito sa ilang home for the aged upang pasiyahin ang mga pasyente. Ayon sa mga doktor, mas gumaganda ang pakiramdam ng pasyente, lalo na ang mga senior citizen na nakararanas ng demensya, Alzheimer's disease at depresyon. Binibigyan ng bawat pasyente ng tsansa upang humawak sa robot na parabang isa itong tunay na hayop. Maganda itong alagaan dahil ito ang pet na hindi pumupupo. Hindi rin ito pasaway, hindi gaya ng ibang pets na magpapainit sa iyong ulo. Kung ikaw ang tatanungin, willing ka rin bang mag-alaga ng robotic animals? Alin sa mga robot na aking naitampok ang pinaka nagustuhan mo? Ako kasi, gusto ko yung robotic dragon. I-comment mo na yan sa baba nang mabasa namin ang iyong napiling robot. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Sarah G, James Bartolata, Michael Angelo Hatap, Michael Galvez, Christian Aurel Saavedra, Ike Boy Cinto, at kay Mark Joseph V. Francisco. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video.
Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!